Magandang araw sa inyong lahat. Narito kami upang ipaliwanag sa inyo ang nilalaman ng tula ni Rogelio L. Ordonez na pinamagatang Huwag Isampal sa Akin. Ako si Princess Diane Laksamana. Ako po ay si Carla Jane G. Din. Ako po si Jeremy L. Rampola. Ang tulang Huwag Isampal sa Akin ay likha ni Rogelio L. Ordonez, o kilala rin sa tawag na Ka Roger, isang Pilipinong manunulat. Ipinapahiwatig ng tulang ito ang pagtutol sa pagsentro ng mga tula sa pag-ibig. Nais iparating sa tula na maraming bagay ang hindi na isisiwalat ng mga manunulat na siyang tunay na laman ng realidad sa buhay. Ang Huwag Isampal sa Akin na likha ni Rogelio L. Ordonez ay isang tula na kung saan ay ipinararating nito ang pagtutol sa pagsentro ng mga tungkol sa tula ng pag-ibig. Mula sa pamagat na Huwag Isampal sa Akin, ipinapahiwatig nito na huwag isampal sa akin ang mga tula na puro lamang tungkol o tumatalakay sa tema ng pag-ibig. Dahil kung ating titingnan ay mas marami pang bagay o realidad sa ating buhay ang mas nararapat nating bigyan pansin. Papakilala sa may akda. Rogelio Ordonez, ipinanganak noong 24 ng Setyembre taong 1940. Si Rogelio L. Ordonez o mas kilalang bilang Ka Roger. Siya ay isa sa mga kinikilala bilang progresibong manunulat sa Pilipinas. Kinikilala na ang kanyang mga akda ay isang pagsusuri sa lipunang Pilipino at ang kanyang mga panitikang tula sa naisay at maikling kwento ay maihahanay bilang mapanghimagsik sapagkat naglalarawan ang mga ito ng masalimuot na kalagayan ng ating sambayanan. Noong 25 ng Hunyo 2011, ginawaran siya ng KM64 Poetry Collective ng titulong Makata ng Bayan. Ginawaran din siya noong 30 ng Setyembre taong 2011 ng plaque ng karangalang namumukod at bantog na manunulat na sa pamamagitan ng kanyang prolipikong panulat ay patuloy na nagbibigay dangal sa universidad at bilang nobelisto ng Makata, natanghal ang kanyang sarili na isa sa mga pangunahing tagapag-ambag sa ikayayaman ng literatura ng Pilipinas at madami pang iba. Makata ng Bayan, dahil sa kanyang panuluang masugid na nagsusulong sa mga adhikain at pakikibaka ng sambayan ng Pilipino, lalo na yaong nakararaming isinadlak ng hari-hariang iilan sa mga imbornal at pusalinang lipunan. Guro ng Bayan, dahil sa kanyang natatanging ambag sa kilusang guro at sambayanan. Layunin pang kaalaman. Kung ating babalikan ang tulang Huwag Isampal sa Akin, makikita natin na ang ipinapahiwatig ng mayakda ay ang pagtutol nito tungkol sa pagsentro ng tema ng pag-ibig. Dahil saan niya'y napakarami pang suliranin at problema sa ating lipunan na mas nararapat bigyang pansin. Makikita rin natin na ang nagiging sanhi nito sa lipunan ay ang pagiging bulag ng mga tao at ang kawalan ng balay patungkol sa realidad ng buhay. Ang naging bunga nito ay ang patuloy pa rin na paglaganap ng kahirapan sa ating bansa. Kaya't bilang isang manunulat ay ginamit niya itong daan upang gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino at upang ipamulat ang tunay na mukha ng ating bansa na puno ng mga kaharasan at mga bagay na kabaliktaran sa salitang pag-ibig. Totoo nga naman, madalas ay puro pag-ibig na lamang ang siyang pinagtutuunan natin ng pansin. At nakakalimutan na natin ang kalagayan ng sarili nating bayan.
Siguro ay masyado tayong nagpabulag sa salitang pag-ibig. Kaya bilang isang manunulat ay ginamit niya itong daan upang gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino at ipamulat dito ang tunay na mukha ng ating bansa na puno ng mga kaharasan at mga bagay na kabaliktaran talaga ng salitang pag-ibig. Itinaas niya din ang kamalayan ng mga tao patungkol sa realidad ng buhay na hindi lamang puro romansa ang dapat siyang maging paksa ng isang tula. Sa halip ay gawin nila itong sandata. Gawin nilang sandata itong kanilang literatura upang ipahayag ang suliranin ng ating bansa. Layuning pangkasanayan. Sinasabi rito sa tula na huwag isampal ang mga ganitong tema ng tula habang ang paligid natin ay patuloy na nagdurusa. Sa una at ikalawang saknong ay ipinaliwanag ang katayuan ng ating kapaligiran na kung saan ay nabanggit ang mga batang nagugutom at iba pa na siyang dahilan kung bakit hindi dapat umiikot ang mga paksa ng tula sa pag-ibig at romansa. Bagkus ay mas nararapat na maging sentro nito ang kahirapan na kinakaharap ng ating bansa. Habang sa ikatlong saktong naman ay pinahayag na sa pamamagitan ng aktang pampanitikan ay naipamukha natin sa mga mata pobreng ang tunay na mukha at kondisyon ng ating bansa na tila ba ay hindi nila nakikita. Sa layuning pangkasanayan, layunin nito na ibuod ang mga halagang pangyayari at kaisipan sa akdang binasa. Katulad nga ng aking mga nabanggit, ang tulang ito ni Rogelio L. Ordóñez ay tungkol sa pagtutol sa mga temang pag-ibig sa mga tula. Kadalasan nga, ang mga tulang tungkol sa kung paano nabuo ang pag-ibig, tungkol sa paghihiwalay at iba pa na may kinalaman sa romansa. Idagdag ko lamang po patungkol dito ay nais iparating sa tula na maraming bagay ang hindi naisisiwalat ng mga manunulat na siyang tunay na laman ng realidad ng ating buhay. Kung ating uunawain ng mas malalim, hindi lamang paglalambingan at pagmamahala ng nagaganap sa bayan kaya hindi dapat ito ang ating pagyamanin. Maraming karumaldumal na kaganapan katulad na lamang ng mga tao na naghihirap, mga mapang-abuso ng kapangyarihan, at marami pang iba. Huwag natin lasunin ang isipan natin sa mga mabubulaklak na salita, sa mga romansa at nakakasukang berso ng pag-ibig, habang ang lipunan natin ay patuloy na nabubulok. Layuning pangkahalagahan. Sa pamamagitan ng tulang ito, ay mas napalalim pa ang pagpapahalaga sa ating sariling panitikan. Ito ay hindi lamang patungkol sa particular na paksa, kundi maaari rin itong maging daan upang patuloy na mapahalagahan ang ating mga panitikan, lalo na sa ating henerasyon ngayon, na kung saan ay hindi na masyadong napapansin ang ganitong uri ng panitikan. Dahil din sa tulang huwag isampal sa akin, hindi lamang napapahalagahan ang ating panitikan kundi ay nagagamit din ito upang maipakita sa atin ang ugnayan ng realidad at ng panitikan at sa kung ano at paano gumalaw ang totoong buhay. Para naman sa layuning pangkahalagahan, narito po ang aking paliwanag. Sa henerasyon natin ngayon ay tila ba hindi na natin masyadong pinapansin at ginagamit ang ganitong uri ng panitikan. Subalit dahil sa mga tulang nagbibigay ng makabuluhang paksa, ay nabubuksan ang ating mga isipan na dapat tanggilikin pa natin ang ating sariling panitikan. Nabibigyan natin ng pansin ang mga bagay-bagay sa ating paligid sa pamamagitan ng pananaliksik na talaga namang nakakatulong ng malaki sa atin. At tulad nga sa tulang huwag isampal sa akin, mapapalagahan natin ang dinamikong ugnayan ng panlipunang realidad at ng panitikan. Nagamit natin ang mga realidad na buhay na ating kinakaharap upang maging paksa ng isang tula o ng isang panitikan. Nabibigyan halaga
at nakapagbibigay tayo ng mga opinyon at saloobin patungko sa kinaharap ng ating bansa sa pamamagitan ng pagsulat ng isang tula. Dahil dito ay napupukaw ang isipan ng bawat isa na patuloy tayong nakakaranas ng sulitanin. Persona. Ang persona sa tula ay ang mismong author na si Rogelio L. Ordonez. Siya ang nagbigay boses sa mga taong naghihirap upang maipamulat sa lahat na ang ganitong suliranin gaya ng kahirapan sa ating lipunan ay buhay at nanatantili pa rin hanggang ngayon. Talinghaga, dayuktok na nangangahulugang sobrang gutom. Nakuha po namin ang salitang ito sa talutod na dayugtok na masang sambayan. Punglo, ibig sabihin nito ay bala. Matatagpuan naman ang salitang ito sa katagang waring mga palasot, punglong itinutudla. Itinutudla na nangangahulugang itinarap. Ay ito naman ay matatagpuan sa talutod na waring mga palasot, punglong itinutudla. Katimyas na nangangahulugang tunay, makatotohanan, walang halong pagbibiro, walang pangaalinlangan. Ang salitang katimyas ay nababasa natin sa talutod na gaano man katimyas ng pagsuyo. Langay-langayan na nangangahulugang, ang langay-langayan ay isang pangkat ng maliliit na ibon na mayroong mahahabang pakpak na makikita sa iba't ibang bahagi ng bundok sa mundo. Ito ay makikita sa katagang o isa kay sa pakpak ng langay-langayan. Ipinupunla na nangangahulugang, ang salitang ipinunla ay nangangahulugang itinanim o ibinaon. At ang salitang ito naman ay mababasa sa linyang waring walang ipinupunla sa isipan. Ngayon ay dadako naman tayo sa pagbasa ng tula na Huwag Isampal sa Akin ni Rogelio Ordonez. Unang saknong. Oo mga makhata ng inaalipin lahi, huwag ninyong ilulan sa hangin o isakay sa pakpak ng langay-langayan at itatak at paglunuyin sa aking isipan, mga bersyong hitik sa kilig ng pag-ibig ng mga pusong alipin ng buwan at bituin at baliw sa lagkit ng paglalambingan. Oo, huwag isampal sa akin, mga taludtod na nanggigitatang kalantarian, kung binubulaga ako sa aking paligid ng nanunumbat na mga larawang matagal nang nagnanaknak sa alaala, mga sikmurang napilipit ang bituka, mga batang nakalupasay sa bangketa, mga nahukot at namayat na katawan. Sa bukiri na tubuhang walang hanggan, mga brasong kinain ang laman, sa imbing pabrika ng mga gahaman, mga dampang pawid na kaluhod sa kanayunan, mga barong-barong nagdarasal sa kalunsuran, mga kaluluwang nakabartulina sa bilangguan ng dalit at dusa, habang maringal na nagdiriwang sa mesa ng grasya at kapangyarihan, silang iilang naghahari-harian sa nabubulok inuod na lipunan. Oo, mga makata ng inaliping lahi, saan makikita lantay na pag-ibig sa gayong kahimahimagsik na mga larawan? Saan madarama lantay na pagmamahal sa sumusurot na realidad sa balintataw? Bumibiyak sa bungo, sa puso'y gumugutay, di kikiligin maging puson. Gaano man katimyas sa pagsuyo, gaano man kahubad ng kariktan ng dalawang pusong nagmamahalan, huwag isampal sa akin mga landi ang nagpapatili sa karamihan at waring walang ipinunpunla sa isipan kundi daigdig ng ilusyon. Nang pampakilig na romance at kahangalan, gayong naguhumindig sa lipunan malinaw pa sa kristal na mga katotohanan.
Sa kilid ba lamang umiikot ang buhay ng dayukdok na masang sambayanan, kaya ginagatasan ng ganit na kapitalistang laging hagan, kabundok na pera't yaman, kahabag-habag na mga sawing palad sa pusalinang karalitaan. Silang kinikilig bayag at lalamunan, silang nanginginig utong at tilin sa munting kibot na mga eksena ng paglalambingan. Sabi nga tuloy ng makatang si Amiri Baraka, linisin muna ng husto ang mundo upang lubos na umiral, kabutihan at pagmamahal. At huwag munang ibantila ang mga tula ng pag-ibig hanggang nakabalandra, hustisya at panlalamang. Ikatlong saknong, oo mga makata ng inaliping lahi, huwag isampa sa akin himutok ng mga pusong nabigo sa pagmamahal o nanulod sa lungkot ng paghihiwalay. Punuin ng pulbura inyong mga taludtod, gawing mga bombang gigibat, dudurog sa pader ng injustisya at kasakiman. Inyong mga berso'y sukbitan ng baril, taglayin sa bakal na tubo himagsik na punglo. Itutok iputok sa mukha ng mga Diyos-Diyosang. Walang mahalagang kundi kinang ng pilak at ginto. Walang sinasanto kundi lukbutang puno at magarbong buhay at bundat na tiyan. Walang malasakit sa mga sinaktan, hindi naririnig ni nararamdaman. Tagulaylay ng pusong ninakawan, ng dangal at yaman at bulaklak ng kinabukas. Oo, mga makata ng inaliping lahi, huwag isampal sa akin na kaduduwal ng mga beso ng pag-ibig. Huwag akong himasin ng libog at tilig, habang lipunay na agna sinuod, nais kong marinig tulang sa hangi rumaragasa, at waring mga palasot punglong itunutudla. Sa mga ipaktot palalo, habang pinagmamasdan, pagbagsak ng lupa ng mga tinudla. Iyon ang araw ng totoong mga makata. Iyon ang araw ng dakila. Suliranin. Ang suliranin kinakaharap o tinatalakay ng may akda sa tula ay ang suliranin ng ating bansa gaya ng kahirapan na kung saan ay nararanasan ng karamihan sa atin. Sinasabi din sa tulang ito na ang mga matapobre ay patuloy na nagbubulag-bulagan patungkol sa suliraning ito ng ating lipunan. Ipinaparating din ng may akda na napakaraming suliranin ang kinakaharap ng ating lipunan kaya't nararapat lamang na mas pagtuunan natin ito ng pansin. Aking binasa na sa suliranin dito nakasaad na ang mga matapobre ay patuloy na nagbubulag-bulagan patungkol sa mga suliranin ng ating lipunan. Ito ay napapanahon sa ating lipunan gaya ng nararanasan ng karamihan ngayon. Ang mga nakakaangat ay patuloy na nagbubulag-bulagan sa tunay na estado ng mga mamamayan dahil sa nangyayari sa atin. Solusyon. Ang naging solusyon ng may akda ay ang paggawa ng tula na pupukaw at magmumulat sa mga tao na gumising sa kanilang natutulog na kaisipan na binabalot o umiikot sa bersyon at tema ng pag-ibig. Bagkus ay mas matuto tayong tumingin sa kalagayan o kondisyon ng ating lipunan. Nakita niya itong daan o solusyon upang maimulat ang karamihan sa totoong suliranin na kinakaharap ng ating lipunan. Ang nakitang solusyon ng may akda ay ang paggawa niya ng tula na kung saan ay mamumulat ang karamihan, lalo na ang mga mambabasa sa kung ano ang totoong suliranin na kinakaharap ng ating lipunan. Hindi naman sa sinasabi o pinaparating niya na tigilan natin ang paggawa ng tula na nagsisentro sa tema ng pag-ibig, bagkus ay ipinaparating niya na imbis na palaging dito nakasentro ang mga tema, bakit hindi tayo doon sa mas makatotohanan? Bakit hindi tayo doon sa mas, ano ba yung suliranin ng ating bansa? Gaya ng kahirapan. Yun yung gusto niyang ipamulat sa karamihan.
Mahalagang pahayag. Ang mahalagang pahayag sa tulang huwag isampal sa akin ni Rogelio Ordonez ay ang mga sumusunod. Unang saknong, huwag isampal sa akin, mga taludtod na nagigitatang kalantarian kung binubulaga ako sa aking paligid. Nanunumbat ng mga larawang matagal nang nanagnanaknak, sa alaala, mga sikmurang napipilipit ang bituka, mga batang nakalupasay sa bangketa. Sinasabi sa unang saknong na huwag isampal ang mga taludtod ng tula na nanggigitatang kalantarian habang ang ating paligid ay patuloy na ipinapakita sa atin ang kahirapan ng mga taong nakatira sa bangketa at namimilipit ang bituka sa gutom. Kung ating iisipin, totoo nga naman na napakaraming maling kaganapan sa ating bansa ngayon. Isa pa rito ang bulok na pamamalakad at sistema ng ating pamahalaan na siya nagiging dahilan ng kahirapan na nakararami lalo na ang mga kabataan. Binanggit sa saknong na napakaraming tula ang ginawa na ang naging paksa ay ang pag-ibig at landian para kay Rogelio Ordonez. Hindi dapat itong maging paksa ng tula at hindi niya ito gugustuhin makita o basahin. Mahalagang bahayag. Ikalawang saknong, huwag isampal sa akin mga landiang nagpapatili sa karamihan at waring walang pinupula sa isipan, kundi daigdig na ilusyon ng pampakilig na romansa at kahangalan. Gayong naghumindig sa lipunan, malinaw pa sa kristal ng mga katotohanan. Sinasabi dito sa ikalawang saknong na huwag isampal sa akin ang mga landian ng karamihan na wala namang dala sa ating isipan kundi ang ikulong tayo sa ilusyon ng pag-ibig at romansa habang malino pa sa katotohanan ang nangyayari sa ating lipunan. Dagdag pa po rito, alam naman natin na sa henerasyong mayroon tayo ngayon ay marami ang naiinganyo sa iba't ibang berso ng pag-ibig, particular na ang mga kabataan. Marami sa atin ang ikinukulong ang sarili sa pag-ibig at hindi na pinapansin ang mga mahalagang bagay na dapat nating unahin kaysa sa romansa. Ang kadagang ito ay nagpapahiwatig na dapat natin buksan hindi lamang ang ating mga mata kundi pati na rin ang ating isipan patungkol sa nangyari sa ating kapaligiran. Ikatlong saknong, oo mga makatanay na liping lahi, huwag isampal sa akin, nakaduduwal na mga berso ng pag-ibig, huwag akong himasin ng libog at kilig. Habang lipunay na aagnas sinuod, nais kong marinig tulang sa hangin rumaragasa at waring mga palasot punglong itinutudla. Sinasabi sa ikatlong saknong na huwag isampal sa mga makata, mga berso ng pag-ibig, at romansa, habang ating lipunan ay patuloy na inuod at naaagnas, bagkos ay mas nararapat na marinig ang tulang wari hangin na pumapasok at tatatak sa ating isipan. Binanggit dito na dapat ang mga tulang ipinagmamalaki natin ay yaong mga tulang nagtataglay at sumasalamin sa ating bayan upang nang sa ganon ay mabigyan ito ng pansin ng mga nasa nakatataas sa pwesto. Bilang mamamayan, gugustuhin ko rin gumawa ng tulang naglalaman ng totoong kaganapan katulad ng tulang ito dahil sa pamamagitan nito ay may lalabas natin ang ating mga hinaing at sa loobin hinggi sa iba't ibang problema. Ugnayan sa lipunan. Ang ugnayan sa lipunan ng tulang huwag isampal sa akin ay iminumulat nito ang kaisipan ng mga mambabasa at ang karamihan na mas bigyan o pagtuunang pansin ang kalagayan ng ating bansa, lalo na ang suliranin ng ating lipunan at sa kung ano ang totoong nangyayari at kinakaharap natin. Gaya nga ng sabi ko kanina, ang ugnayan nito sa lipunan ay umiikot lamang sa paksa ng kahirapan
na kung saan ay para bang natatabunan na ito ng tema ng pag-ibig. Ang kahirapan ay may kaugnayan sa lipunan dahil isa ito sa pinaka-kinakaharap nating suliranin. Sa paligid pa lang ay makikita na natin kung ano nga ba ang ugnayan ng kahirapan sa lipunan. Makikita natin na napakaraming tao na nakatira sa kali, nakikipagsapalaran sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kulang at hindi sapat ang kanilang pagkain at wala silang matutuluyan. Kaugnay ng mga tula. Ang mga tulang ito na siya ring isinulat ng may akdan na si Rogelio Ordonez ay may kaugnay o kinalaman sa tulang huwag isampal sa akin. Sapagkat kung ating uunawain ang mensahe ng mga tulang ito ay tumatalakay rin ito sa tunay na kalagayan ng ating bayan. Ang tulang unan ay pumapatungkol sa kahirapan. Binanggit dito ang katayuan ng isang batang pulubi na ang tanging karamay lamang ay isang unan. At sa tulang mambeberso tayo naman, ito ay sumasalamin din sa mga iba't ibang berso ng pag-ibig na sinasabing huwag ito ang siyang maging paksa ng isang tula. Binanggit din dito na ang katayuan ng ating bansa na kung saan ay inilararawan bilang nagdurusa. Tugon ng layunin. Ang naging tugon na ugnayan ng layunin pang kahalagahan sa tula ng huwag isampal sa akin ay upang mas mamulat lalo na ang relasyon ngayon sa ganitong suliranin na kinakaharap ng ating lipunan. Sa pamamagitan ng tulang ito ay mas napalalim pa ang pagpapahalaga sa ating sariling panitikan lalo na at tila ang karamihan sa atin na hindi na pagtutuunan ng pansin ang ganitong klase ng panitikan. Nabuksan din dito ang ating isipan hinggil sa kung paano tayo lilamon ng tema ng pag-ibig. Dahil dito ay napukaw ang isipan ng bawat isa upang mas pagtuon ng pansin ng mga mas mahalagang pangyayari na nagaganap sa ating buhay. Ang tula na ginawa ng may akda ang siyang magiging instrumento at daan upang mas gisingin ang kamalayan ng mga tao sa realidad at suriranin ng ating bansa. Tulad nga ng aking mga nabanggit kanina, napakalaki ang naging epekto ng tulang ito sa atin sapagkat naglalaman ito ng makabuluhang tema na talagang namang sumasalamin sa kung ano ang nagaganap sa paligid. Kaya bilang isang mag-aaral ay masasabi ko na apektuhan ako ng layunin ng tulang ito.